YouTube channel. So ngayon po ay ipapakita ko po sa inyo yung ref na namana namin sa tita namin. So ngayon po kasi nag-decide kami na palitan na ito. Pero yung itong ref na ito ay matagal na siya. So maganda pa yung motor. So gumagana pa siya. Pero yun nga, dahil papalitan na namin siya kasi yun, nabasag na yung bandang ibaba ng salamin. Tapos natanggal na rin yung pintuan nung dun sa freezer niya. Pero yun nga, dahil sa napakatagal na niya, sobrang tanda na niya, pero gumagana pa rin siya. Yun lang, yun nga, nag-decide kami na palitan siya. Pero yun, ipapakita ko sa inyo guys yung ref na ito na meron pa rin siyang pagmamanahan. So hindi, sabi nga, i-dispose na, pero hindi pa siya, hindi siya pwedeng i-dispose. So meron siyang paglalaanan pa na pagbibigyan namin. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung ref na 40 years old. Actually kasi ano, ito yung sa tita ko galing. Tapos pinamana sa akin hanggang sa, yun nga, ngayon ipapamana naman namin. So may pagbibigyan po kami. So ngayon, ito po siya, ipapakita ko po sa inyo yung ref na ito. So panoorin nyo guys. So, ayan guys, ito yung ref na sinasabi ko sa inyo na matagal na, matanda na siya, so 40 years old na siya. So, ayan, at tatak niya ay white Westinghouse. So, ayan, kasi may mga kalawang na siya. So, ayan, nilalagyan na lang namin siya dyan ng, tawag dyan, kahoy. Yan kasi, pag wala siyang kahoy dyan sa bandang ibaba, ang nangyayari sa kanya ay parang naputol na yung isang paa niya doon. So, hindi na siya balance. So, ngayon, ito na po. Bubuksan ko na. So, ayan, ang laman ng aming prep. Pasensyahan nyo na. May milky yan! Frozen treat! Ayan. So, every day sa si cross entry, tinitreat niya kami ng milk. So, ayan guys, yan lang ang laman ng ref na namin. So, inuubos na namin. So, ayan, sorry po sa tinitong. Ayan, so ito yung wala naman pong laman tong yan, yellow. So, ayan, naubos na yung laman ng freezer. Kasi nga, inuubos na rin namin para sa susunod na mamimili kami. So, doon na namin ilalagay siya sa bago naming ref na binili. So, ito guys, ayan, makikita nyo, meron siyang kawat na dyan. Kasi yan yung kawat na pinagkakapitan nitong pinto. Yan. Ito kasi nasira na siya. Ayan. So, sira na. Pero, yan. So, ayan po. Maganda pa yung motor. Lumalamig pa. So, hindi pa siya sira. Ang sira lang, yan lang. May mga lawang, yan, pero lumalamig pa siya. Kasi yan, ito, so pwede pa siyang paglagyan dyan. Tapos, ayan, ito guys, yan, nabasag. Yan, ito yung salamin na nabasag. So, yan, tatanggalin na namin yan. So, ayan po. Ayan yung laman ng aming ref. Pagpasensyahan nyo na ha, magulo. So, ayan, ang dami naming mga gata. So, kasi mahilig maggata si dad. So, ayan guys. Tapos, ayan, sobrang, sa sobrang tagal niya na, so pinalawang na siya. Pero, kung maririnig nyo guys, tingnan nyo. O, diba? Gumagana pa siya. So, ayan. Tapos, ayan ito. So, ayan yung mga sira na kasi, pero, nagagamit pa rin siya. Ayan. Ayan guys, so yan. So, kung titingnan nyo, maayos pa yung ref, pwede pa siyang paglagyan ng mga pagkain na, kumbaga yung motor niya, maayos pa. Kaso yun nga lang, gusto na po namin siyang palitan. So, pero dahil nga, nakapili na po kami ng bagong ref. So, pero ito, hindi naman po namin. So, may kawad lang siya dyan. Ilalagyan natin. So, ayan po. Ay! Ayan. So, ganyan. So, dahil yan nga, sira na, tinatanggal na lang namin.
So, yan, ilalagay na lang namin siya dito sa baba. Tapos yan, pero maganda pa yung kanyang freezer. So, nag-freeze pa siya. You guys, pag muna mimili kami, sobrang puno yung dito. So, yan, hindi ko na lang siya matagal kasi ubus na. So, yan, yan yun, guys. So, yan, dahil sa sobrang tagal na po. Yan, so, pwede pa naman siyang gamitin. So, kaya yan, ibibigay namin siya sa, dun sa, isa kong anak. So, ayan guys, dumating na yung ref namin, dineliver na. So, ayan, ang sabi nung nagde-demo sa amin, bago daw namin i-receive yung OR, yung paper na pipirmahan ni Dad, kailangan pag na-unbox siya, ang sabi nung nag-demo, kailangan kumpleto, hindi siya basag. So, yung mga accessories na nasa loob, kailangan kumpleto siya. At walang damage, kailangan maayos yung ref. So ayan guys, ina-unbox na yung nabili naming ref. And yun nga, ang suggest ko din sa inyo guys, kung halimbawa magpapa-deliver kayo ng mga gamit, so huwag nyo munang i-receive. Kasi let's say na-receive nyo yung papers, so nakaalis na sila, so kailangan tingnan nyo muna kung kumpleto yung accessories na dinala. So, ayan guys, namibili na kami para kung anong ilalagay namin dun sa bago namin ref. So ayan. Ayan guys, nandito na kami, magbabayad na po kami. So ayan, ang napamili namin. So ayan guys, pinoprogram na ni Dad yung ref namin para mailagay na yung mga nabili naming mga groceries. So ayan, dapat pala yung 5 hours na hindi namin siya ginamit. So, din-deliver siya kanina. Then, tapos namili kami. So,
almost 7 hours siyang hindi muna magagamit. So, ayan guys, dahil nakapamili na kami. Tapos, ayan, siniset na ni Dad yung ref. So, ayan. So, mamaya-maya, lalagyan na namin ng laman yung ref. Dahil nakapag-grocery na rin kami kanina. And, ayan, ang ginagawa niya, siniset niya yung freezer at saka yung fridge para paglagay namin ay okay na. Abangan nyo guys! Dito naman, andyan yung mga nakalagay na mga meat. So, meron dyan chicken wings, mga chicken whole,
Then meron din siyang pork. Ayan. So ice cream ulit. Tapos sa bandang dito, merong bacon. Tapos meron din po ditong yung bangus. Anong tawag doon? Yung walang... Boneless. Yan, boneless. Boneless bangus. And then dito naman po, kung makikita niyo po, ayan, medyo tumutunog siya. So nag-warning siya. And dito po, meron dito mga, ayan, meron siyang mixed vegetable, meron po meat, the free burger patty, yan, meron din fish tofu, meron lupyang sa wrapper, then may CDO na fish burger. Then ayan, yung hot dog, yan, favorite po ng mga anak ko yan, pure foods. And then dito naman po, bandang baba, meron kami dito yan, sweet ham, CDO. So, dito rin, meron din po dyan mga beef, and beef, tapa, and tocino. Then, ito po, mahilig din po kami sa cheese stick, yan. Then, meron din po kaming lumpia, yan. So, nabili lang po namin yan sa SM. Then, dito po, bandang ibaba, makikita nyo, yan, diba? Favorite din yan ng mga anak ko, yan. Sarap yan, french fries, and nuggets. Yan, then dito naman po sa side, ayan, ayan mga sweets, ayan mga chocolates, ayan nandyan, sa mga latas, ayan mga chocolates po ang nandyan. So, dito naman po, ayan, mahilig po si dad na maggata, so nilagay ko po dyan yung gata. And then ito po, yung nag-iisang chucky, nilagay ko kasi gusto ko na malamig siya kaagad. So, dito rin yung juice, so ayan. Ngayon na pwede, tayo ay nasa pandemic, so we need to drink more vitamin C. Kaya yan, nahilig po kami sa mga Del Monte. So, Little Eden. Yan. So, tapos na po tayo sa first layer. So, ayan. So, salamat sa Lord dahil na-provide niya yung mga needs na sa amin. So, ayan. Okay. So, tapos na po tayo dyan. Then, the next, dito naman po tayo sa my fridge. Ito po yung freezer, ito yung fridge. So, ayan, samahan niyo ako, guys. Ayan! Ayan, ito makikita nyo, medyo, hindi kami mahilig sa milk. So, ayan, nakikita niyo po, different milk siya. So, dito muna tayo sa bandang taas. Ipakita ko, andyan, mahilig si dad sa kimchi, yan, sa mga pickles. Ayan, meron din po yan dito, mga, ano tawag pa dyan? Ayan, yung mga mango jam. Then yan, ito, favorite po nila yung Lilis na peanut butter. Then yan, sa mayonnaise. Then ito, medyo naligaw. So, hindi lang siya kasya dyan. Then yan, sa egg, humili din po kami sa itlog. Kasi, di ba, mostly talagang yan yung mga, pagka gusto natin magprito, yan. So, ngayon, nag-stock kami ng itlog talaga. And then, dito naman, mahilig po kami kasi sa milk. Yung aming nilalagay ay yung cereals. So, ayan, different kinds of milk. May chocolate. Ayan, may chocolate po. Ayan, Vitasoy. And then, meron naman din po kami yan. Cowhead. Ayan. So, titikman ko yung strawberry flavor niya. So, very, sa atin, masarap daw. So, ayan, titikman. Ito, ayan. Masarap din daw po itong Vitasoy. So, milky. And then, ayan, yan po. So, mahilig po kami dyan. And then, ito po yan. Yan yung granola. So, yan yung lagi kong binibili. So, masarap siya. And, ayan, nandito po yung iba namin mga nilagay na pang seasoning. And then, yung mga may pork, may chicken, may pang sinigang. Yan, nandiyan po siya sa ano yan. Then, ito naman, nilagay ko rin po dito yung Nestle cream. So, ayan, nandiyan siya. And then, ito po, kung makikita nyo, ito po yung mga sesame seed. Sesame seed. And garlic powder. Garlic powder. Turmeric. Ito naman po, turmeric. And then, this one is pepper. So, ayan, nilagay ko po siya dyan para, ano, diba? So, para hindi siya messy tingnan pag nakakasit. So, ayan. Then, dito naman tayo. Punta tayo dito sa first layer. So, meron kami dito mga soft drinks. So, actually, hindi naman kami gano'ng mahilig sa soft drinks. Pero, yun lang. Minsan, pagka nagustuhan lang ni dad, yan, bibili siya ng soft drinks, may pari, then ito, may cereals, yan. So, meron pa rin dun sa labas kasi hindi na nagkasya. And then, ayan, ito yung milk. Mahilig kami sa milk talaga. So, ayan, and then, ayan, nakalagay dito yung mga water. Ayan.
So, tapos ayan dito, mahilig kasi yung mga bata. Kahit malalaki na sila, sila ate, sila ate Milka, sila ate Shek, si Ben, si Jolo, wala si Angel, so ayan, si Dave lalo, ayan, mga Chunky, yan, ito, Dutch Mill, yan, gusto nila yan. Then ito, yung Yakult, sobrang favorite nila ng mga bata, saka ako din. And then ito, yan, yogurt, yan, mahilig din talaga yung mga bata sa yogurt, and then si Mama, yan. Then dito naman yung mga Gatorade, nandiyan sa the third layer, nandiyan lahat, Gatorade, then nandiyan din po yung mga breads, nilalagay namin dyan, breads, then mga fudge bars, yan, nandiyan, mga bread pa doon sa may bandang likod. Ayan guys, okay, so nandito na tayo sa fourth layer, ayan. So, dito namin nilagay yung mga vegetables. So, yan dyan, may sitaw, may, meron dyan, ayan, ito. Ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Carrots, ayan. Tapos, nilagay namin sa ganito yung mga sibuyas, ayan. Then, meron din dyan sa ilalim na kamatis, meron din ng sili, ayan. Then, meron din po dyan, call that calamansi, yan. At ito, meron din broccoli, yan. Mga, okay, so, ayan po. Then, so, tapos na tayo dyan. And then, dito naman, sa last part, nandito po yung mga fruits. Yan, mahilig po si Dad sa fruits, saka ako din, yan. Mostly, yung, ano ko dyan, yung mga oranges. Ayan, naligaw po itong dalawa. Hindi na po kasi kasya dito. So, ayan, mga fruits. Yan po, apples, yan. So, bananas. Ayan. So, ayan guys. So, ayan. Pakita ko sa inyo yung aming rest. Ayan. So, diba? So, nag-alarm siya. So, kailangan ko na siya isara. Ayan. Okay. So, ayan guys. If you like my video, please don't forget to like and subscribe and comment and hit the bell button down para sa susunod kong mga videos ay ma-notify po kayo. So, guys, thank you so much po at sinamahan niyo po ako kung mula sa umpisa na pagbili namin ng bagong ref. And salamat sa inyo. And I hope you like it. I hope you like it yung video, yung aking present sa inyo. Bye, guys! God bless you all! Bye!